Wala din naman tayong mapaghinga ng tubig dito ng mga kapatid nating buhid sapagkat ang mga bahay na ito ay wala ng laman. Lumipat na doon sila sa ibang place para doon na manirahan kayo. Mga bahay na ito ay walang mga laman. Parang mga village ito na saan iniwanan na ng mga tao dahil mahirap na ang kalagayan nila dito. So lakad pa tayo ng mga ilang oras para marating natin yung Timbangan Jungle School. Sa dulo pa ng mga bundok na yon, tuktok kung saan abot ang ulap. Doon yung ating mga kapatid na buhid nakatira. Meron tayong nakitang putol na hose dito. Kumukuha siguro sila minsan ng tubig dito kasi malayo na doon sa pinakadulo. Pero ang problema, wala pa rin tulo. Ah, meron pala. Kailangan lang palang i-baba ito para magkaroon ng tulo. So, praise the Lord. May maiinom tayo sa daan na tubig. Subukan natin. Yan. Iinom tayo dito ngayon. May problema. Iinom na sana ako kaso ganito pala. Pag konti lang pala yung laman nun, hindi pala to sapat para maka inom tayo ng marami. Kahit babain natin ay wala talagang tulo. Napakaliit. Hanap tayo din sa ano pa, pinagkukunan nito. Baka sa dulo nito ay may malaking supply doon. Kung nakita nyo mga kaibigan, yung mga bundok na yun na walang masyadong puno, puro kugunan yan at walang mga taong naninirahan dyan. Pero sa baba nyan, mga ilang oras mula dito sa kinatatayuan ko, ay sityo ng Ilya. Ilang oras pa yun, pero natin lalakarin. Dadaan tayo doon. Tapos diretso na tayo sa Timbangan Village kung saan pinapagawa natin yung ating jungle school. Mahaba-habang lakarin ito mga kaibigan. 4-5 oras na lakad ito papunta doon. Depende sa lakad. Kung mabagal ay abutan tayo ng 6 na oras at baka maabutan tayo ng dilim sa daan. Kaya kailangan natin gumayak na. Puro paho na ito kaya medyo matagal ang ating lakad ngayon. Mabuti na lang at may baon tayong tubig dahil malayo pa rin dito ang pagkukunan ng supply ng tubig.